Ayan, ayan. Luto na po yung ating ginataang tulip. So, tayo na po. Hello guys! Hello mga kapwa lola, mga kapwa nanay, once again, welcome to my channel. Ngayon po ay tayo ay magluluto ng ginataang yellow bean, sabi nung binilhan kong tindero sa palengke. Tingnan natin yung binili kong tuke. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the button para po kayo manotified sa aking mga susunod pang mga videos. Anong tawag dyan? Yellow pin. Gagataan ko yun. Ayan o, si kuya o. Magkano na po lahat? 14 yon kanina. 650. Oo. 650. May nabili rin akong gata ng sa palengke. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko siya piniga. Ganito ang magtiga ng nyug. Ah, yung tubig pala na nilagay ko dito. O, sa ano? Ano pala siya? 16 ounces, hindi siya puno. 16 ounces lang para mamaya pagkasama na yung katas ng lug, mapupuno na siya. Tingnan natin kung anong resulta. Kasi may katas yung nyug. Hindi na puno na o. Isang ganyan. Half liter to half liter. Ito po yung ingredients ng aking lulutuin ginataang yellow bean sa English. Ito po yung ginataang tulingan, dalawang maliliit. Tapos syempre gata, di mawawala yan. Pamintang buo, siling pansigang, luya, bawang at yung kalahating sibuyas. Yung isang buo kalahati nito. Ganyan. Ganyan siya kalaki. Hinati ko para tipid-tipid din tayo, mga lola. Ang gagawin ko ay ipiprito ko muna yung tulingan para mawala yung konting lansa. Saka kailangan pala natin ng patis, pampalasa, saka magic sarap. Saka syempre mantika na pangprito. Ayan. Ayan, ipiprito na natin yung ating tulingan muna bago natin gataan. Dahil nagtitipid ang lola, yung mantika na pinagprituhan ng fried chicken, yun ang
prito ko sa isda. Di naman siya pritong-prito, yung parang half-fry lang siya. Para pag niluto sa gata, hindi siya malansak. Ayan. At di naman masyadong painitin itong frying pan natin kasi nansik ko. Prituhin lang natin siya hanggang mag-golden brown ng konti. Hindi naman kailangan siyang lutuin. I-golden brown lang natin siya. So, ayan po na half-fry na natin yung ating tulingan. So, tayo na po ay magigisa para atin ang paghalu-haluin yung ating lulutuin ginataang tulingan. Ayan, painitan natin itong ating kaldero. Kaldero. Mantika. Painitin, tapos lagyan ng mantika. Isa natin yung ating luya. Okay. Isa natin yung ating bawang muna, bawang. Pag medyo maamoy ng mabango, mabango-bango na siya at mag-golden brown na yung mga luya, sibuyas at luya, ilalagay na natin yung ating gata. Actually, ito ay half liter. Half liter na gata. Isang nyug lang ito. Isang nyug. Yung sa palengke, dito sa Imus Market, tag 35. Pakuluan natin. Ayan, kumulo na siya. So, ilalagay na natin yung ating tinaan natin yung apoy kasi nagbabubble siya. Lagay na natin yung ating tulingan. Ayan. Ilalagay na rin natin yung sili at saka pamintang buo. Tapos lalagyan na rin natin siya ng patis. Mga isa't kalahating kutsara. Mamaya tikman natin pag nagkulang. Pwede tayong maglagay. Mas maganda yung kulang ang alat kasi mas madaling magdagdag kaysa sobrang alat. Ngayon, hihinaan natin yung apoy. Lutuin natin siya ng mga 8 minutes.
Kasi isda, madali lang siyang maluto. So, lulutuin muna natin yung ating tulingan ng mga 8 minutes. So, mamaya sisilipin natin after 8 minutes yung ating ginataang. Ayan, check na natin kung luto na yung ating ginataang tulingan. Ayan o, naging mamantika siya sa gata. Titikman ko muna kung maalat or kulang sa patis. Tama na siya. Tama na siya sa alat. So, parang 1.5 spoon na patis. Kasi pag nilagyan pa natin ito, aalat siya. Lalagay ko ay kalahati lang. Para tipid-tipid mga lola. Yung kalahati, pwede nang gamitin ulit sa susunod nating pagluluto, mga lola. Ganyan magtipid si lola ngayon. Kasi mahal ang mga bilihin. Yan, so, lutuin natin ng another 2 minutes para manuot yung lasa ng gata at saka yung nilagay nating magic sarap. So, habang niluluto natin ito, tayo naman ay gagawa ng calamansi juice. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng calamansi juice. Lalagyan natin ng honey. Ayan, gagawa tayo ng calamansi juice habang nagluluto. Murang-murang calamansi ngayon, 35 lang isang kilo. Nung bago tayo magka-problema ng mahal lang calamansi kaya noon, umabot ng 120 isang kilo, 150 ganun. Pero ngayon, murang-mura na siya. So, gumawa na kayo ng calamansi juice. Mas natural siya. Mas masustansya. Ito, itong kalamansing to, binigay pa ng kapitbahay namin. Ito may natira pa. Kasi ang dami nun sambalo. Ginagawa lang namin sa usawan. So, ngayon gagawa tayo ng kalamansi juice. Ayan, oh. 6 na kalamansi. Ito pala ating pitsil. Lagay natin. Kalahating pitsil lang muna. Baka maparami. Ayan. Ay, lola. Tapos, lagyan natin ng honey. Ito. Honey. Meron pa. Lagyan ko siya ng 2 kutsara. Kung wala kayong honey. Kung wala kayong honey, pwede naman siyang asukal. Andito naman si Makoy sa likod. Ayan. Mas masarap. Haluin. Natin yung ating ginawang kalat sa likod. Kalaman si June. Ayos. Dagdagan ko na lang siya na konting honey. Kasi medyo matabang. Yan. Ang ating calamansi juice. Mas masustansya kaysa yung mga ibang mga ano dyan. Hindi natural na inumin. At calamansi juice na lang tayo mga lola. So, silipin na natin yung ating tulingan mga lola. Ayan.
in-off ko na yung apple kanina. Ayan na yung ating kalingan. Atin ng tikman. Atin ng tikman yung ating tulingan na ginataan. Kung anong lasa. Ito. Kumuha lang ako ng konti. Pakita ko sa inyo. Ayan. Tulingan. Sarap. Nanot yung lasa na. Ayan. Luto na po yung ating ginataang tulingan. Ayan. Sana po nagustuhan nyo na naman po yung aking bagong putahe, ang aking video. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless.